Alam niyo bang mayroon pong isang propesya sa Biblia na naisulat ni Propeta Isaias? Ito ay patungkol sa masalimuot na kapalaran ng mga Hudyo. At ang bansang naturingang mini-islas or islands ang bansang tutulong sa bansang Israel noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. At natupad ito noong Holocaust noong taong 1933 hanggang taong 1945. At ang presidenteng si Manuel L. Quezon ang natatanging leader na umaruga sa mga Hudyong nanganganib ng mabura sa mapa dahil sa kalupitan ni Adolf Hitler. Opo, tama po ang narinig ninyo. Ang Pilipinas ang natatanging bansa na umampun, umaruga at kumupkot sa mga Hudyo noong panahon ng kanilang kadiliman. Dahil ayon sa kasaysayan, sa kamay ng diktador noon na si Adolf Hitler ay mainit ang dugo sa mga Hudyo, kaya pinagpapatay nila sila. Kaya aalamin natin ngayon sa videong ito, ano ang naging mapait na karanasan ng mga Hudyo sa kamay ng isang diktador at paano natupad ang propesya na sinasabi ng Biblia na pagliligtas sa mga Hudyo at paano natin natiyak na ang talagang pagkukupkup ni Manuel L. Quezon ang tinutukoy ni Propeta Isaias sa Biblia. Halika't samahan ninyo kami sa pagtuklas ng kaalaman, kasaysayan, informasyon at iba pa dito lamang sa ating munting channel. Bago ang lahat, linawin muna natin ang isang bagay para na rin sa kaalaman at kabatiran ng lahat. Ang sulat sa aklat ni Propeta Isaias na bahagi ng Biblia ay ating matatagpuan sa lumang tipan ay hindi lamang nagsasalaysay ng mga bagay patungkol sa mga unang Israel na siyang unang bayan ng Diyos. Bagkus ito rin ay naglalaman ng mga propesya na tumutukoy sa hinaharap na pangyayari sa panahon na ang iba din sa mga propesyang ito ay natupad na. At para ating mapatunayan, narito ang isa sa mga propesya na kanyang isinulat na natupad na noong unang siglo. Sa kanyang aklat sa Isaias 40, talatang 3, ganito ang ating mababasa. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. May binabanggit sa talatang ito na tila tinig ng isang sumisigaw. Ito anya ay sa ilang na ipinahahanda ang daan ng Panginoon. Ang tanong, sino ang katuparan ng propesiyang ito? Narito ang sagot sa aklat ni Apostol Juan sa talatang 1:23. Sumagot si Juan, "Ako ang taong binanggit ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon." Sa talatang ito, pinatutunayan na ang naisulat ni Propeta Isaias noon ay isang propesya at ito ay natupad kay Juan Bautista. Siya ang tinutukoy anya ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. At para po sa kaalaman ng lahat, ang aklat ni Propeta Isaias ay naisulat sa pagitan ng taong 740 BC hanggang 700 BC. Samantalang ang aklat naman ni Apostol Juan ay naisulat
sa pagitan ng AD 90 hanggang AD 100. Sa makatuwid, nasa mahigit 800 taon ang pagitan bago maging katuparan ang propesya ni Propeta Isaias sa katauhan sa isang sugo ng Diyos na si Juan Bautista. Noon lamang unang siglo, kaya't malinaw na ang nilalaman ng aklat ni Propeta Isaias ay hindi lamang puro kasaysayan ng unang Israel. Bagkus, mayroon ding propesya na mangyayari sa hinaharap na panahon. Kaya puntahan naman natin ngayon sa isang propesya niya na may kaugnayan sa mga Hudyo at sa bansang Pilipinas. Ngayon, aksidente lang kaya na tinulungan ng Pilipinas ang bansang Israel? Ang sagot ay hindi. Ang propesiyang ito ay ating alamin ay ang nakatala sa aklat ng Isaias 60 sa talatang 9 hanggang 10. Tunay na ang mga pulo ay mga ginhintay sa akin at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo, ang kanilang pilak at kanilang ginto na kasama nila, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka, at itatayo ng mga taga-ibang lupa ang iyong mga kuta at ang kanilang mga hari ay magsisipangasiwa sa iyo, sapagkat sa aking puot ay sinaktan kita, ngunit sa aking biyaya ay naawa ako sa iyo. Sa propesiyang ito ay may binabanggit na yaong mga anak na pinagsasalitaan ng Diyos sa talata ay dadalhin mula sa malayo. Ang mga anak na tinutukoy dito ay ang mga Hudyo sa modernong panahon na salinlahi ng sinaunang Israel. Gayon din, pansinin na sa huling bahagi ng talata ay may binabanggit ang Panginoon na sapagkat sa aking puot ay sinaktan kita. Nabatay sa mga eskolar ng Biblia, ito ay pagpaparusa sa Israel, maging sa mga tinutukoy na mga anak nito sa modernong panahon. At sa kanilang pag-aaral, ang propesya na iyan ay natupad sa pagitan ng mga taong 1933 hanggang taong 1945, panahon kung kailan ginipit ng diktador na si Hitler ang mga Hudyo. Noong taong 1933, nagsimula ang pagkakaroon ng diskriminasyon na kung saan sa ilalim ng kapangyarihan ng nasabing diktador ay binoykot ang mga tindahan at mga negosyo ng mga Hudyo. Gayon din ay sinunog ang mga Jewish books at iba pang nilimbag at isinulat nila. Sa mga sumunod pang mga taon, mas lalong nagkaroon ng pagpapahirap sa mga Hudyo dahil tinanggalan na sila ng mga akses sa iba't ibang mga serbisyo, maging sa mga pagpasok sa mga serbisyo gaya ng pagsusundalo ay pinagbawalan na rin sila. Nagkaroon din ng batas na kung tawagin ay anti-Jewish law na lalo pang nagpapalala ng tensyon sa pagitan ng mga Hudyo sa kapangyarihan ni Adolf Hitler. Ang isa sa pinakamalupit na tuntunin ng programa ni Adolf Hitler ay ang pagpatay sa mga Hudyo at iba pa na pinasyahan niyang racially inferior tulad ng Slavs, Gypsies at ang mga may diferensya sa utak. Sa simula, pinilit ng mga Nazi ang mga Hudyo sa Poland at iba pang bahagi na tumira sa mga ghetto. Gayunpaman, noong taong 1941, nagsagawa sina Hitler at mga alipuris niya na mga plano para sa ganap na solusyon sa problema ukol sa mga Hudyo. Ang genocide ng mga Hudyo sa Europa para maisakatuparan ang layunin ito, nagtayo si Hitler ng death camps sa Poland at sa Germany.
sa mga lugar na tulad ng Auschwitz at Bergen-Belsen mula sa mga lugar na nasakop nila sa Europa. Ipinadadala nila ng mga Nazi ang mga Hudyo sa kampong ito. Dito ay nagsagawa ang mga inenyerong Nazi ang pinaka-epektibong paraan ng pagpatay sa milyon-milyong lalaki, babae at mga bata. Pagdating ng mga Hudyo sa Dachau ay agad silang inaalisan ng mga mahalagang bagay at hinuhubaran. Ang mga ulo nila ay inaahitan, hinihiwalay ng mga gwardya ang mga lalaki sa babae at ang mga bata sa kanilang mga magulang. Ang mga bata, mga matatanda at mga may sakit ang punteriyang pinapatay agad. Dinadala sila sa shower rooms at pinapatay sa mga gas chamber. Ang iba ay pinag-aralan muna nila at ginagamit sa kanilang perverse medical experiment. Ayon sa talaan ng kasaysayan, ang Nazi ay nagmamasakir ng mahigit na 6 na milyong mga Hudyo, na ang bilang na yan ay 2/3 na sa kanilang kabuuang populasyon sa panahong iyon. Ang sabi nga ng mga historiador na iyan ang isa sa pinakamadilim na kanilang karanasan, sapagkat may tiyansa na tuluyan ng mabura ang mga Hudyo sa ating mundo noong nangyari ang masalimuot na kaganapan na ito. Ang kaganapang ito sa kasaysayan ay tinatawag na Holocaust, at halos kasing dami rin ang pinatay nilang undesirable people sa kapasyahan nila. Balikan natin ang propesya kanina, muli natin itong babasahin upang masariwa sa ating kaisipan, dahil dadako na tayo doon sa ginawang pagkukupkup sa mga Hudyo. Muli nating balikan sa Isaiah 60 sa talatang 9-10. Tunay na ang mga pulo ay manghintay sa akin, at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo, ang kanilang pilak at kanilang ginto na kasama nila, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka, at itatayo ng mga taga-ibang lupa ang iyong mga kuta, at ang kanilang mga hari ay magsisipangasiwa sa iyo, sapagkat sa aking puot ay sinaktan kita, ngunit sa aking biyaya ay naawa ako sa iyo. Pansinin po natin, muli ang hulihang bahagi ng propesya matapos ang puot ng Diyos na siyang nagdudulot nga ng pagpaparusa sa mga Hudyo, binanggit naman ng Panginoon na ngunit sa aking biyaya ay naawa ako sa iyo. Sa mga tuwid, hindi pinabayaan ng Diyos ang mga taong ito, bagkos sila ay sinagip dahil sa kanyang habag o awa. Ngunit paano ba sila sinagip ng Diyos, ang mga Hudyo, sa kamay ng isang diktador? Ang sabi sa talata, ang mga pulo ay mga gihintay sa akin upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo. Itatayo ng mga taga-ibang lupa ang iyong mga kuta, at kanilang mga hari ay magsisipangasiwa sa iyo. Sa mga tuwid, ang gagamitin kasangkapan ng Diyos upang tulungan ang mga Hudyo ay magmumula sa mga pulo. Linawin natin ngayon ano itong binabanggit ni Propeta Isaias na mga pulo sa kanya paring aklat sa Isaias 24 sa talatang 15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa mga tuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Sa mga tuwid, ang tinutukoy ng mga pulo ni Propeta Isaias ay mga pulo ng dagat, at ito ay matatagpuan niya sa silanganan. Ang tanong, paano natin natiyak na iisang dako lamang ang tinutukoy ni Propeta Isaias doon sa propesya na ating binasa
At dito sa talatang kababasa lang natin. Simple lang, pansinin ninyo yung nasa propesiya ang sabi doon, tunay ang mga pulo ay maghihintay sa akin dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka. Sa mga tuwid, yung mga taong nasa mga pulo batay sa propesiya ay naghihintay, kumikilala, umasa at lumuluwalhati din sa Panginoon, na iyan ay tumugma naman sa kababasa lang nating talata, sapagkat ang sabi dito, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa mga tuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Kaya malinaw na sa atin na ang pagmumulan ng tutulong sa mga Hudyo ay nasa mga pulo ng dagat, sa malayong silangan. At atin namang aalamin, tugma ba sa bansang Pilipinas sa description ito ng propesiya na pagmumulan ng pagkukupkup sa mga Hudyo? Unahin muna natin ang sinabing mga pulo ng dagat. Basahin natin sa definition ng katagang Pilipinas sa Britannica Encyclopedia na ililiwat ko na sa ating wika. Pilipinas, isang pulong bansa na nasa timog silangang Asya sa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Ito ay isang arkipelago na binubuo ng mahigit 7,000 mga pulo. Malinaw na tugma ang definisyon ng Pilipinas sa sinasabi ng propesiya na mga pulo ng dagat. Dahil kung maaalala din ninyo, ang ating bansa ay pinangalanan ni Roy Lopez Villalobos na Las Islas Pilipinas or Phillips Island. Alinsunod ito sa pangalan ng hari ng Espanya na si King Philip II. Sapagkat ang bansang ito ay binubuo ng napakaraming mga pulo, sunod tugma din kaya itong Pilipinas bilang bansa na matatagpuan sa malayong silangan. Basahin naman natin ang isang aklat kasaysayan na pinamagatang Asia in the Philippines na isinulat ni Horacio de la Costa sa pahina 169 ay ganito ang sinasabi. Hindi maaring mawala ng kabuluhan na ang bansa na sa halos na sa gitnang panggigrupiya ng malayong silangan na ito ang Pilipinas ay siya ring bansang kinatatagang mabuti ng Kristyanismo. Tugma rin ang Pilipinas ay siyang bansa na nasa malayong silangan. Kaya batay sa propesiya na tila pagmumulan ng pagkukupkup ang mga Hudyo ay akmang-akma ang ating bansa rito. Ngunit hindi pa tapos ang usapan dahil lalo pa nating pagtitibayin ang mga bagay na iyan. Kaya ating balikan ang hula sapagkat ang may sabi doon na itatayo ng mga taga-ibang lupa ang iyong kuta at ang kanilang mga hari ay magsipangasiwa sa iyo. Nalaman naman natin na ang tinutukoy dyan na taga-ibang lupa ay tumutukoy nga doon sa mga taong kumukupkup at magliligtas sa mga Hudyo. At batay sa ating kaalaman, natupad ito sa bansang Pilipinas. Ngayon, ang sabi ng propesiya, ang gampanin ng bansa natin ay itatayo ang kuta. Ang tanong, literal ba na magtatayo ng kuta o yaong mga pader para sa mga Hudyo? Ano po ba ang pakahulugan ng kuta sa Biblia? Narito ang ilang halimbawa sa aklat ng mga awit sa talatang 31:2-3. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin, iligtas mo akong madali, maging matibay na kanlungan ka nawa sa akin, bahay na sanggalangan, upang iligtas ako, sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking kuta, alang-alang nga sa iyong pangalan, ay pangunahan mo ako at patnubayan mo ako.
sa mga tweet kapag sinabing kuta ayon sa Biblia. Hindi lang ito tumutukoy sa literal na kuta. Bagkus ay sumisimbolo din sa pagliligtas at kanlungan na parang isang bahay na sanggalangan. Kaya ito pa ang isang katibayan na talagang ang Pilipinas ang tinutukoy sa propesiya na tutulong sa pagkukupkup at pagliligtas sa mga Hudyo. Sapagkat sa panahon na kung saan ginigipit ang mga Hudyo ay tanging ang Pilipinas lamang ang bansa na nagbukas ng pintuan para sa mga taong ito. Katunayang batay sa kasaysayan, noong ika-21 ng Agosto taong 1937 ay nagpasa ng batas si dating Pangulong Manuel L. Quezon ng Proclamation No. 173 na iyong kung tawaging Open Door Policy upang ibukas ang puso ng mga mamayang Pilipino sa mga Hudyo at sila'y kalingain at kupkupin dito mismo sa ating bansa. At sa pamamagitan nito, nasa mahigit kumulang 1,300 Hudyo ang nailigtas ni Manuel L. Quezon na siyang katuparan naman na sinasabi ng propesiya na ang kanilang mga hari ay magsisipangasiwa sa iyo. Ang Pilipinas ang bansang tinutukoy sa Isaiah 60 sa talatang 9-10 na ang bansang magtatayo ng kuta o magpoprotekta sa kanila upang manatili ang lahing Hudyo sa mundo. Alam niyo rin ba na kapag ang tao ng Diyos, ang mamamayan ng Diyos ay tinulungan at inaruga, ay may pangako ang Diyos na nakalaan. Sa aklat ng Genesis 12, talatang 3. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya po dapat nating malaman na nasa puso na ng Diyos ang bansa natin. Naway nakapagbigay na naman po tayo ng munting kaalaman lalo na sa panig ng mga nagsisiyasat sa mga banal na kasulatan at maging sa mga nagsipagsuri ng katotohanan. Nawa ay nagustuhan po ninyo ang bidyong ito at huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa ating munting channel. Kung meron po kayong gustong idagdag o talakayin ay akin pong hihintayin sa aking comment section ang mga karagdagang kalaman na pwede ninyong ibahagi upang mas lubos nating maunawaan ang mga bagay-bagay na gusto nating malaman. Hanggang dito na lang po at abangan ang mga susunod na usapin na ating muling ihahatid sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panunod at hanggang sa muli. Keep on learning while having fun only here in our channel. Sa Panginoong Diyos po ang lahat ng kapurihan.